Scenes may not be suitable for very young audience. Parental guidance is recommended. Praise the Lord! Isa pong magandang hapon ang ating pagbati sa lahat ng nanonood at naaabot ng programang ito, The Gospel of the Kingdom. Nawa, samahan niyo po ako, samahan niyo ang iyong lingkod sa pagtalakay ng mga puro at dalisay na salita ng Diyos sa hapon na ito.
ang online broadcast na ito ay may hangarin na maipaabot ang mensahe ng Diyos para sa lahat ng tao. Ito ay mensahe ng panawagan sa lahat ng tao na manumbalik sa paglilingkod sa tunay na Diyos at pumasok sa arka ng kaligtasan ng kanilang buhay. Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, higit lalong kailangan ng tao ang Diyos at ang kanyang mga salita sa panahon ito. Sa ating panahon, maraming mga tao ang tinatamaan ng nakamamatay na sakit at sila ngayon ay nasa kalagayan na pakaranas ng karamdaman. Well, ang salita ng Diyos ay gamot. Ito ay spiritual at physical na gamot sa lahat ng uri ng karamdaman ng tao. At ngayon din naman, ang salita ng Diyos ay nagdudulot ng kapayapaan sa puso at kaisipan ng tao. Ito rin ay proteksyon ng bawat isa sa panahong mapanganib. Praise God. Thank you, Lord. Bago po tayo magpatuloy sa ating programa sa hapon na ito, pakinggan po muna natin ang isang awitin. Ito ay tungkol sa papuri sa ating Panginoon. At pwede po kayong sumabay habang ito ay inaawit. At pakinggan po natin ang mensahe. Pwede po pa natin play ang ating... Can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels cannot express my gratitude. All that I am or ever hope to be, I owe it all to
Praise the Lord! Unay nga na ang kapurihan ay sa Diyos lamang sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa ating buhay at siya lamang ang nararapat tumanggap ng papuri ng tao. Maging ang programang ito ay laging nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos dahil kundi dahil sa kanyang kabutihan, dahil sa kanyang mga ginawa sa ating buhay, hindi tayo magkakaroon ng ganitong program. Praise the name of the Lord. In today's episode of the Gospel of the Kingdom, we are going to continue our lesson about the only gospel that saves. At ating pong pag-usapan sa hapon na ito ang tunay na gospel ni Jesus Christ or the true gospel of the Lord Jesus Christ. Bago po tayo magpatuloy sa ating pong ikinig ng salita ng Diyos, tayo po muna mga kabatid, mga kaibigan ay manalangin sa Panginoon, ay mag-pray. Lord Jesus, kami ay lumalapit sa iyo na may puso na nagpapasakop. We know na wala kaming magagawa kung wala ang iyong pangunguna at pagkilos sa oras nito. God, I pray sa lahat ng mga makakapanood at maaabot ng online broadcast nito. Unat mo po ang iyong mga pangyarihang kamay upang buksan ang kalang kaisipan at kanilang maunawaan ang mga dalisay na pagtuturo ng iyong mga salita. I-bless mo lahat ang aking mga tagapanood, O Diyos. Bless mo sila materially, financially, spiritually, physically. In the name of the Lord Jesus, I pray. Amen. The true gospel of the Lord Jesus Christ. Romans chapter 1, verse 16, sabi ni Apostol Pablo, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek." Verse 17, sabi ni Paul, "For therein is the righteousness of God, revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith." Ating pong tinatalakay, mga kapatid, mga kaibigan, ang tunay na ebanghelyo ng ating Panginoon. And we started the discussion about the only gospel that saves since last Friday. At ating pong laliman ngayon mula sa Banal na Kasulatan, ang ating pagtuturo tungkol po sa tunay talaga na gospel ng ating Panginoon. Praise God. The Bible and the apostles preach about the gospel of Jesus Christ. And that same gospel whom the apostles preach is the same gospel that I also preach this afternoon. Yung mensahe ng ebanghelyo at magabuting balita na ipinangaral ni Apostol Pablo at ang mga apostoles ay pareho kong ebanghelyo o mabuting balita na daladala ng inyong abang lingkod sa hapon na ito. Okay, nabasa natin in Romans chapter 1 verse 16, Paul said, "He is not ashamed of the gospel of Jesus Christ." Kailanman hindi niya ipinahiya ang mabuting balita ni Kristo tungkol kay Kristo dahil according to Apostle Paul, "It is the only power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek." Yan lang po ang tanging kapangyarihan na ipinagkaloob ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat ng tao, maging siya man ay Hudyo or maging siya ay Gentile, mga kabatid. And we learned also last week about the warning of Apostle Paul. Nabanggit natin in 2 Thessalonians chapter 1 verse 8, Paul made a reminder, a kind of warning to the Thessalonian saints. In 2 Thessalonians chapter 1 verse 8, atin pong pabasahin in the King James Version of the Bible, it says here, "In flaming fire, taking vengeance on them that know not God and obey not the gospel of the Lord Jesus Christ." Verse 9, 2 Thessalonians chapter 1 verse 9, "Who shall punish with everlasting, or who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory
of his heart. Basahin po natin anong sinabi dyan sa ditong Tagalog. Pakinggan niyo po mga kapatid ang pagkasabi dito na nasa nagliliyab na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Verse 9, ang mga ito'y tatanggap ng kaparusahang walang hanggang pagkapuksa at palalayasin sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kalakasan. Ito ay paalala sa bawat isa, mga kapatid, mga kaibigan, sa mangyayari sa mga tao na hindi nakatalima o nakasunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon o tumanggap sa gospel, mensahe ng Ebanghelyo o mensahe ng gospel ng ating Panginoon. At ito ay paalala, same time ito rin po ay pagtuturo sa atin kung gaano kahalaga sa buhay ng tao. The gospel is quite important to each one of us. It is very important for us to accept or receive the message of the gospel of the Lord Jesus Christ. Because there is a warning given to us. I believe this warning is not only given to the Thessalonian saints. This same scripture in 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 is also addressed to each one of us. Itong sa mga salitang ito na pagpapaalala ay salita na binitiwan o isinulat ni Apostol Pablo sa lahat ng mga tao sa buong mundo, mga kapatid. So, napakahalaga sa atin na atin pong tanggapin, kilalanin ang makapangyarihang Diyos at tanggapin ang mensahe ng Ebanghelyo sa ating buhay kung nais po natin na makaligtas po sa kapahamakang naghihintay sa mga hindi tumanggap ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ngayon po, atin po pag-aralan kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng gospel. What does the gospel of Jesus Christ refer to? What does it refer? Ang salita ng Diyos ay salita na nagtuturo sa atin at nagtutuwid at nagtuturin ay salita na nagpapahayag ng katotohanan sa buhay natin. Hindi po tayo maliligaw, mga kapatid, mga kaibigan, kung ang salita ng Diyos ang banal na kasulatan ng ating pagbabasihan ng ating pananampalataya. Ang banal na kasulatan ay nagtuturo sa atin, ipinaliwanag sa atin maigib in simple, ordinary language in order for us to understand the very message of the gospel of the Lord Jesus Christ, which is also the message of the gospel of the kingdom. Kaya, kung ating pong aaralin, no, merong binanggit si Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15 tells us about the true gospel of the Lord Jesus Christ. Yung totoong kahulugan, totoong pagsasalarawan o definition ng salitang gospel ng ating Panginoon. Let's read 1 Thessalonians chapter 15 verse 1. Pakinggan niyo po ang sinabi. I would like to start reading in the King James Version of the Bible. It says here, "Moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preached unto you, which also you have received, and wherein ye stand." Verse 2, "By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain." Verse 3, ito na yung tungkol sa gospel. "For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day
according to the scriptures. Basahin po natin sa wikang Tagalog, ganito ang pagkasabi, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral. So ito ay tumutukoy sa ebanghelyo na binanggit ni Apostol Pablo in Romans chapter 1. Sabi niya doon, hindi ako nahihiyang ipangaral ang ebanghelyo ni Kristo. Ito yung parehong ebanghelyo na kanya pong itinuro doon sa mga mananampalataya sa lugar ng Corinth. Sabi niya, ay pinatatalastas ko sa inyo ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral. No, anong ginawa ng mga taong nakapakinig ng ebanghelyo na ipinangaral ni Apostol Pablo? Sabi dito na inyo namang tinanggap. So, ang magandang nangyari doon sa lugar ng Corinto, they received the gospel being preached by Apostle Paul. At anong nangyari pa? Sinabi dito na siya naman ninyong pinanatilihan. Verse 2, sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo. Sa pamamagitan ng pananatili ninyo sa ebanghelyo na inyong tinanggap. Nasabi niya na ipinangaral ko sa inyo, tinanggap niyo yung ebanghelyo na iyan. Sa pamamagitan niya ay ligtas kayo. So ang ebanghelyo ng Panginoon ay tunay na may kapangyarihan para sa kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Sabi ni Apostol Pablo, ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. So, hindi lang pala dapat natin pakinggan ang mga pangangaral ng ebanghelyo na ating naririnig, kundi ito dapat ay ating ingatan sa ating puso. Kagaya ng mahalagang bagay sa buhay natin o mga kayamanan sa mundo ito na iniingatan ng tao, no? Na talagang pinuproteksyonan ng tao ang kanyang kayamanan, ganun din naman ang salita ng ebanghelyo ng Panginoon. Ito ay walang pinagkaiba sa literal na kayamanan. Ito ay kayamanan spiritual na dapat ingatan din natin sa ating mga puso. Tuloy po natin, sabi niya dito, 1 Corinthians chapter 15, verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat. Ito po yung ebanghelyo o gospel na dineclare ni Apostle Paul sa kanila. Sabi niya, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang una sa lahat na akin namang tinanggap. So yung kanyang ipinangaral ay tinanggap niya lang galing sa revelation o kapahayagan kung sino si Kristo at yung pagka-Diyos ni Kristo at ang mga salita ni Kristo na tinanggap ni Apostol Pablo sa kanyang buhay. Ano yung ebanghelyo? Sabi niya dito na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. So ang ebanghelyo ay tumutukoy unang-una tungkol kay Kristo na namatay dahil sa ating kasalanan. Or in other words, the gospel refers to the death of the Lord Jesus Christ. The very first description of gospel according to Apostle Paul, gospel refers to the death of our Lord Jesus Christ. Si Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan, ayon sa mga kasunatan. Verse 4, at siya'y inilibing. Gospel also means burial. Death of the Lord Jesus Christ because of our sins. Dahil yan sa ating mga kasalanan. Ano pa? Siya'y inilibing. So ang gospel ay tumutukoy sa pagkalibing or burial sa English version, mga kapatid. Verse 4, at siya'y muling ibinuhay o binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasunatan. And resurrection according to the scripture. So in other words, dito sa 1 Corinthians chapter 15, verses 1, 2, 3, and 4, ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa kanila kung ano talaga ang tunay na kahulugan ng ebanghelyo ni Kristo. At ang sabi niya, ito ay tumutukoy sa kamatayan ni Kristo dahil sa kasalanan ng lahat ng mga tao. Ito ay tumutukoy din sa pagkalibing at tumutukoy sa
muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa ikatlong araw. Hindi siya nanatili sa libingan, siya po ay muling nabuhay, o siya po ay nag-resurrect on the third day according to the scripture. So, sa madaling salita, mga kapatid, mga kaibigan, ang ebanghelyo ay tumutukoy po sa kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay ng ating Panginoon, Jesus Christo. As far as 1 Corinthians chapter 15, verses 1, 2, 3, and 4. Ngayon, ang magandang katanungan po dyan, paano natin matatanggap o mararanasan sa ating buhay ang kapangyarihan ng ebanghelyo na siyang formula ng kaligtasan ng lahat ng mga kaluluwa, lahat ng mga tao? How are we going to accept the message of the gospel, which is death, burial, and resurrection of Jesus Christ? Well, it's one thing to know the meaning of the word gospel, and it's another thing for us to receive the message of the gospel in our lives. Ang mahalaga, mga kapatid, hindi lang po natin mapakinggan o hindi lang natin maunawaan sa ating kaisipan, sa ating puso, ang kahulugan ng ebanghelyo. Ang mahalaga ay matanggap natin, maranasan natin personally sa ating buhay ang ebanghelyo. Dahil kapag ito ay natanggap natin, naranasan natin, ang sabi ng banal na kasulatan, ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat tao. Ngayon, saan ba tumutukoy yung salitang kamatayan? Death of the Lord Jesus Christ. Kailangan sa buhay ng tao, maranasan din natin yung katulad na naranasan ng Panginoon, death. Pero ito ay hindi tumutukoy, mga kabatid, mga kaibigan, sa kamatayan sa physical. Ito ay tumutukoy sa kamatayan sa dati nating buhay na masuwayin sa salita ng Diyos. Noong tayo ay hindi pa sumusunod sa kalooban ng Diyos, noong tayo ay masuwayin pa sa mga kautusan ng Panginoon at ang sarili nating gusto, ang siyang nagahari sa ating buhay, ang ibig sabihin noon, hindi pa tayo namatay, spiritually speaking, sa harapan ng Diyos. Dahil ang sariling kalooban pa natin o ang kasalanan pa ang nagahari sa ating mga buhay. Ngayon, kapag tayo ay natutunan na natin magpailalim, magpasako o sumunod sa kalooban ng Diyos na ang nagahari sa ating puso, sa ating buhay, ay ang kalooban ng Diyos. Yun ang nangyayari at yun ang ating ginagawa. Ang ibig sabihin niyan, your old, simple, disobedient life already died. Ang ibig sabihin nun, kapag ang salita ng Diyos na ang nagahari sa ating puso, ang kalooban ng Diyos na ang natutupad sa ating buhay, higit sa mga gusto natin o sarili nating kalooban, it only means that the old, sinful, disobedient life already died. Sabi ng Ephesians chapter 2, verse 1, in the King James Version of the Bible, Ephesians chapter 2, verse 1, it says here, and you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins, wherein in time past ye walked according to the curse of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. There is a kind of spirit, or there is a spirit that is working inside the children, working inside the children of disobedience. Sinabi ng Ephesians chapter 2, may mga anak ng pagsuway. At yung anak ng pagsuway ay pinaghaharian ng spirito ng pagsuway. Kung may anak ng pagsuway, may mga disobedient children, meron din namang obedient children.
at yung mga obedient children na iyon ay pinaghaharian ng obedient spirit. Let's read Ephesians chapter 2 verse 1 sa ating pong lingwahe. At kayo'y binuhay niya. This is spiritually speaking. Paul was talking to the Ephesian saints, to the Christians, yung mga sumampalataya, naglilingkod sa Panginoon sa lugar ng episode. Okay? And he wrote an epistle telling them about their way of life before and their way of life at present. Sabi ni Apostle Pablo, kayo'y binuhay na niya. No? Not physically na binuhay, kundi spiritually speaking, sa harapan ng Diyos, sila ay mga buhay na. Nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. No? Sila dati ay katulad ng mga patay dahil sa kanilang mga kasalanan na ginagawa, pagsalansang. Ang ibig sabihin, noong dating buhay nila, mga kapatid, mga kaibigan, sila ay manggagawa ng sarili nilang mga gusto. Sila ay gumagawa ng sarili nilang mga nasa, mga sarili nilang nais. Hindi nila kinikilala ang gusto ng Diyos sa kanilang buhay, kundi ang sarili nilang mga hangarin at mga sarili nilang gusto ang nangyayari sa kanilang mga buhay. Kaya ang nagahari sa kanila noon ay ang kanilang sarili, walang iba kundi ang kasalanan ang nagahari sa kanilang puso. Pero sinabi ni Apostol Pablo, yan ay dati. Yan, ganyang kayo dati. Kayo ay mga patay sa harapan ng Diyos dahil sa inyong mga pagsalansang at sa mga kasalanan. Pero ngayon, kanyang pinaalala sa kanila, kayo ay mga binuhay na ni Kristo. Spiritually speaking, sa harapan ni Kristo, sa harapan ng Diyos, kayo ay mga buhay. Dahil kayo ngayon ay lumalakad na hindi ayon sa inyong sariling pita ng laman, kundi ayon sa inyong sariling mga gusto, kundi ayon sa nais ng Diyos na mangyari sa inyong mga buhay. Ayan, sinabi po yan sa Ephesians chapter 2, verse 2, na inyong nilalakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutang ito. Okay? Dati ang kanilang mga ginagawa, ang kanilang mga pasya, ang kanilang mga lakad ay ayon sa takbo ng sanlibutang ito. Ayon sa uso ng sanlibutang ito. No? Ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin. No? So sila ay dati nakasunod ayon sa pangulo, ayon sa kalooban ng kapangyarihan ng hangin, walang iba kundi ang kaaway, ang demonyo. Na spirito na ngayon na gumagawa, yun ang spirito na gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Ang kaaway, ang demonyo ay may spirito ng pagsuway sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Ang kaaway, ang demonyo ay rebelde sa salita ng Diyos. He does not like to submit and to follow God's will in his life. Kaya nga nagrebelde po siya. Iniwan niya ang dati niyang kalagayan. Iniwan niya yung ginawa, pagkagawa na magandang pagkalikha sa kanya ng Diyos. Then ninais niya sa kanyang buhay na maging o tapatan o abutin ang Diyos. Pero hindi po nangyari, mga kapatid. Ngayon, itong ang kaaway na ito ay may gumagawa. Siya ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. So, dati tayo po ay patay sa harapan ng Diyos dahil sa pagsalansang at dahil sa kasalanan. Paano po tayo mabubuhay sa harapan ng ating Panginoon? Spiritually speaking, paano ka mabubuhay sa harapan ng ating Panginoon? Naalala ko ang sinabi ng Isaiah chapter 59. In the Old Testament, Isaiah chapter 59, pakinggan niyo po ang sinabi ng
Isaiah chapter 59 verses 1 and 2. Sabi dito, narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi, na di makapagligtas. Hindi daw maiksi ang kamay ng Diyos para hindi tayo maligtas o hindi niya tayo mailigtas. May hindi man mahina ang kanyang pakinig. No? Ang pandinig ng Diyos ay sensitive. Kaya niyang pakinggan ang inyong mga kinaing. Alam niya ang mensahe ng inyong mga luha. Alam niya ang hangarin ng tibok ng inyong mga puso. Hindi mahina ang kanyang pandinig na hindi siya makarinig. Hindi ganong klase ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Pero sabi dito, Isaiah chapter 59 verse 2, kundi pinapaghiwalay ng inyong kasamaan. Pinihiwalay tayo ng ating kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. So merong problema kung bakit hindi naririnig ng Diyos ang mga hinaing ng tao, ang mga iyak ng tao. Ito ay ang pader ng kasalanan na naghihiwalay sa tao at sa Diyos. Sa harapan ng Diyos, ang tao ay patay, spiritually speaking, dahil merong pader na naghihiwalay sa kanya at sa Diyos. So para ang tao makalapit sa Diyos at siya ay mabuhay, spiritually speaking, sa harapan ng Panginoon, kailangan mawasak po yung pader ng kasalanan na iyon o pader ng pagsasalansang. At ang tanging paraan para ang pader ng pagsasalansang o ng kasalanan ay mawasak, ang tanging paraan ay ang sinabi ng Panginoon sa Luke chapter 13 verse 3. Tingnan niyo po ang sinabi ng Panginoong Jesus sa Luke chapter 13 verse 3. Ito ang tanging kong paraan ng sa gayon ang tao ay makalapit sa Diyos at ang tao ay hindi mapahamak dahil sa pader ng kasalanan sa kanyang buhay. Ano po sinabi ng Panginoon? Luke chapter 13 verse 3. Sinabi niya dito, at siya'y sumagot sa kanila. Sinasabi ko sa inyo, verse 3, mag-jump na po tayo, verse 2 yung aking binasa. Sinasabi ko sa inyo, hindi natapwat malibang kayo'y mga sisi. Anong sabi ng Panginoon? Maliban na lang na kayo ay mga sisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayong ding paraan. So ang kailangan gawin ng tao, mga kapatid, nang sa gayon siya ay mabuhay sa harapan ng Diyos at siya ay ang kanyang dating buhay na masuwain ay makalimutan ng Diyos at ito ay baguhin ng Diyos. Ang tanging paraan ay ang pagsisisi. Ang pagsisisi ay simbolo ng kamatayan ng dating buhay na masuwain sa salita ng Diyos o sa kalooban ng Diyos. That's gospel. Gospel refers to the death of the Lord Jesus Christ because of our sins. Ngayon, ang pagsisisi ay tumutukoy din sa kamatayan. Yun ay kamatayan ng dating buhay natin na ang naghahari ay ang kasalanan o ang sarili nating gusto o sarili nating kalooban na nangyayari sa ating buhay. So paano natin tatanggapin ang kamatayan, the first meaning of gospel, kamatayan? Tayo ay makakatanggap, ito ay mararanasan natin sa ating buhay kung atin tong isusupo ang ating sarili sa Diyos. Ikilalani natin siya na mas makapangyarihan sa atin. Ikilalani natin siya na may-ari ng ating buhay, ng ating kinabukasan. Ang ibig sabihin nun, magpapasakop tayo sa pamagitan ng pagsisisi o panunumbalik sa Diyos at pagkilala na tayo ay nagkulang, tayo ay nagkakamali, na kung wala ang Diyos sa ating buhay,
tayo ay walang kaguluhan. So the very first message of the gospel is death. And death will only be experienced by each one of us if we start to repent from our sins and return back to God and submit our will to the will of the Lord at sundin natin ang kanyang mga salita at kalooban ang siyang maghahari sa ating buhay. Dahil sabi ng Panginoon dito, maliban na kayo ay magsisi, kayo ay walang salang mamamatay. When the Lord Jesus Christ preached His first message, the very first message of the Lord in Matthew chapter 4, verse 17, Jesus said, "Repent, for the kingdom of God is at hand." The message of the gospel of the kingdom is for everyone to repent. Ibig sabihin, manumbalik sa Diyos, kinalanin ang Diyos, tanggapin na tayo ay nagkamali sa harapan ng Diyos at hayaan na ang salita ng Diyos, ang kanyang kalooban, ang kanyang mga salita, ang mangyayari, magkahari at matutupad sa ating mga buhay, mga kapatid. That's the very first message of the Lord. Repent. Wherever He went during His earthly ministry, His very first message to everyone, to the crowd, repent, for the kingdom of God is at hand. Magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng Diyos ay malapit na. 2 Peter chapter 9 or chapter 3 verse 9. Ano sabi ng banal na kasulatan in 2 Peter chapter 3 verse 9? Pakinggan niyo po sinabi ng Bible. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang mga pangako. Praise God, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi nakakalimot. Wala po siyang sakit na kalimot. Hindi niya nakakalimutan ang pangako niya sa iyo, ang mga salita niya na kanyang binitiwan para ikaw ay ingatan at proteksyonan, para ikaw ay pagalingin. God has a word for your healing. Healing of your sick body. God has a word for you to be blessed. God has a word for you to be protected. Ano man ang kailangan natin sa buhay na ito, we have a word of promise from the Lord. Ang lahat ng kailangan ng tao sa buhay na ito ay nasa salita ng Diyos. Sabi ng Malalang Kasulatan, hindi mapagpaliban po ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, gaya ng pagpapalibang itinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig ang sinuman. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Anong hindi ibig ng Diyos? Ang sinuman ay mapahamak. Hindi kalooban ng Diyos na ang bawat isa ay mapahamak. Binibigyan ng Diyos ang tao ng pagkakataon na manumbalik sa Kanya sa pagsisisi at pumasok sa kaharian, sa Kanyang kaharian, mga kapatid. Dahil hindi kalooban ng Diyos na ang sinuman ay mapahamak, sabi dito, kundi ang lahat ay mga sipagsisi. Yan ang kalooban ng Diyos. Ang lahat ng tao, bago siya bumalik, bago niya isara ang pintuan ng kaligtasan, ang arka ng kaligtasan, ang kalooban ng Diyos, ang lahat ng tao ay makapasok sa loob ng arka ng kaligtasan sa kanilang buhay. So yan po ang kahulugan ng kamatayan. Ito ay tumutukoy sa pagsisisi. Ito ay tumutukoy sa kamatayan ng ating dating buhay sa harapan ng Diyos. Ang ikalawang kahulugan ng gospel ay ang burial. Binasa natin kanina, and He was buried. Burial of the Lord Jesus Christ. What does burial symbolize? Ano ang simbolismo o saan ito tumutukoy sa atin bilang pagtanggap ng mensahe ng Ebanghelyo? Ito ang ikalawa mahalagang gawin ng tao. Dahil kung hindi ito gagawin ng tao sa kanyang buhay, he will not be able to enter, to see and to enter into the kingdom of God. As Jesus mentioned to Nicodemus in John chapter
3, verses 1, 2, 3, 4, 5. Except, Jesus said, a man be born of water and of the Spirit, he cannot by all means enter into the kingdom of God. So the second important activity one should experience in his life is to experience the power of being buried. Kailangan maranasan natin yon, mga kapatid, mga kaibigan, na mailibing din tayo. Ayaw natin ng ganon. But I'm not talking about literal burial. I'm talking about spiritual burial. God wants you to be buried spiritually. Yes, you heard it right. The Lord wants you to be buried spiritually for you and I to see and to enter into the kingdom of God by virtue of John chapter 3, verses 1, 2, 3, 4, and 5, 6, and 7. In the conversation of Jesus Christ and Nicodemus that night during the Lord's earthly ministry. God wants you to be buried. Ano ibig sabihin ng mailibing, mga kapatid? It's not really pleasant to hear at parang ayaw ng tao mapakinggan yung salitang pagkalibing. But God wants you to be buried. And how will you be buried as a symbolism of receiving the gospel of the Lord Jesus Christ in your life? How are you going to be buried spiritually? The Bible has an answer to that question. Romans chapter 6. Ganito tayo. Ito yung paraan para ang tao ay mailibing. Yung dati niyang buhay, hindi lang mamatay, kundi mailibing. Romans chapter 6 verse 1. Listen. Paul explained it. Paul discussed the very essence of burial. And burial, according to Romans chapter 6, verse 1. Let's start reading verse 1. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Verse 3. Listen to this verse. Know ye not that as so many of us as were baptized into Jesus Christ, were baptized into his death. Therefore, verse 4, we are buried with him by baptism in death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. I'd like to read that to you in Tagalog version. Ano ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano na tayong mabubuhay pa riyan? Huwag ka nang mabuhay sa kasalanan. Kung ikaw ay minsan nang patay at ikaw ay binuhay na ng Panginoon, naranasan mo na ang kapangyarihan ng pagkabuhay ng Panginoon sa iyong sarili, huwag ka nang bumalik sa dating buhay na makasalanan na patay sa harapan ng Diyos. Hindi yan ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Ang kalooban ng Diyos, ikaw ay magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya, ang iyong buhay ay magamit para sa Kanyang kapurihan, at ikaw ay manatiling mainit, puspos ng Kanyang Espiritu hanggang sa Kanyang pagbabalik. Sabi ni Apostol Pablo, hindi baga ninyo alam. Romans chapter 6 verse 3. Hindi baga ninyo nalalaman. Para sa lahat ng mga taong hindi nakakaalam, ito ang paalala ni Apostol Pablo. Ito ang mensahe sa mga taong hindi nakakaalam. Sabi ni Paul, hindi baga ninyo nalalaman. Romans chapter 6 verse 3. Na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. So ang bautismo ay tumutukoy din naman sa kamatayan. Death, burial, that's gospel. How are you going to receive the gospel of the Lord?
you need to be buried by baptism. Kailangan mailibing ka. Kailangan mamatay ka sa pamagitan ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus Christ. May sinabi dito, verse 4, tuloy po natin. Sabi dito, tayo ngay nangalibing. See? We are also buried. How will you be buried? How will you be buried? The Lord wants you to be buried. And how will you be buried in the sight of the Lord? You will be buried spiritually after you will be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Dito sabi mga kapatid, tayo ngay nangalibing na kalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan. So ang burial ay tumutukoy sa kahalagahan ng bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi po yan bautismo para ikaw ay umanig sa panibagong sekta o pananampalatayo o panibagong relihiyong paniniwala. Ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Hesus Kristo ay pagtanggap ng ebanghelyo sa iyong buhay. Ang ibig sabihin niyan, ikaw ang dati mong buhay na masuwayin sa harapan ng Diyos, ikaw na patay sa harapan ng Diyos, ay inilibing. Ang dating buhay na makasalanan ay inilibing sa harapan ng Diyos. Sabi dito sa verse 4, tayo nga'y nangalibing, nakalakip niya. At sabi pa na kung paano si Kristo ay nabuhay na muli sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo. Kung paano si Kristo ay nabuhay, gayon din naman tayo. Katulad ni Kristo na buhay tayo, spiritually speaking, sa kanyang harapan. Na tayo'y makakalakad na sa panibagong buhay. Ang tanging paraan lamang para ang tao ay makalakad sa panibagong buhay sa harapan ng Diyos, siya ay makaranas ng kamatayan na sumisimbolo ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus Christ. Dahil kapag yun ay kanyang naranasan, sabi ng Biblia, makakalakad ka na. You will be able to walk in the newness of life. No burial, spiritual baptism in your life. You cannot be able to walk in the newness of life. As far as Apostle Paul is concerned, in Romans chapter 6, verse 4, those people only able, or people will be able to walk in the newness of life after he is buried in baptism in Jesus' name. So mga kabadid, mga kaibigan, napakahalaga po na tayo ay makaranas ng ganitong karanasan sa ating buhay. Tayo ay mabautismuhan, pagkat yan po ay tumutukoy sa pagkalibing sa ating dating buhay na masuwayin sa harapan ng Diyos. At ang ikatlo, sabi dito kung paano si Kristo ay nabuhay na magmuli, resurrect. Gayon din naman tayo. Romans chapter 6 verse 4, gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay sa harapan ng ating Diyos. Kaya po, mga kabadid, mahalaga sa tao na maintindihan niya, mahalaga na maintindihan niya ang tunay na mensahe ng ebanghelyo o ng mabuting balita ng ating Panginoon. At ang mabuting balitang ito o ebanghelyo ito ay may mensahe ng kamatayan, pagkalibing at iling pagkabuhay. O ito ay tumutukoy sa ating buhay ng pagsisisi, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, at ang paglakad sa panibagong buhay sa pamagitan ng pagtanggap ng Espiritu ng Panginoon sa ating buhay. Kaya naman, nalalakuin sa aklat ng mga gawa na sa panahon ng Pentecostes, in the book of Acts chapter 2, when Paul preached the gospel of the kingdom to various people who were there because of that feasting activity. It was the celebration of Pentecost. So many people were there. And people, then Apostle Peter started to preach the message of the Lord Jesus Christ, the gospel. And after preaching the gospel, people started to ask, and their heart, the Bible says, they were pricked in their hearts, kasaktan ng kanilang puso,
hindi lang nila napakinggan, kundi naramdaman nila na buksan ang kanilang kaunawaan at naramdaman nila ang kalagahan ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya nagtanong sila in Acts chapter 2 verse 37, they asked Peter, and they said, "Men and brethren, what shall we do?" It means, "Men and brethren, what shall we do for us to be saved?" Para kami ay mailigtas, kami ay maging buhay sa harapan ng Diyos. At sabi ni Pedro sa kanila, Acts chapter 2 verse 38, the same message. Okay. Peter preached the same old message of the Lord Jesus Christ. What was the message of the Lord? His first message when he started preaching, repent for the kingdom of God is at hand. The same old message was the same message of Apostle Peter in the book of Acts chapter 2 verse 38. Ipinagkaloob niya ang sikreto, ang susi o ang paraan para ang tao ay makapanumbalik, ang tao ay makatamo ng ebanghelyo sa kanilang buhay at makaranas ng kaligtasan sa kanilang buhay. Sabi ni Apostol Pedro, repent. Repent. Then Peter said unto them, repent. That's the first thing you need to do. Repent. Next, and be baptized. Be buried in the name of the Lord Jesus Christ. Be baptized in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sins, and you will receive the gift of the Holy Ghost. Ang mensaheng po iyan, mga kapatid at mga kaibigan, ay parehong mensahe na akin pong ipinagpapatuloy at ipinapangaral sa inyo. My message is just the same old message of the Lord Jesus Christ. Repent. That's also the message of Apostle Peter. Repent and be baptized. And my message in this modern day time, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and you will receive the gift of the Holy Ghost. Praise the Lord. Marami pong salamat sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan, sa inyo pong pakikinig, panunood ng salita ng Diyos. My prayer is that the Lord is going to bless you, your family, your work, lahat ng iyong pagpapagal ay pagpalain ng Diyos, pangunahan ka ng Diyos, ingatan ka ng Diyos sa panahon ito na mapanganib. Just continue to serve the Lord, listen to His word, patuloy ka lang, patuloy ka na mag-improve sa Kanya. Marami po salamat. Palain na po rin ako sa inyo pong panunod. On the weakness stand of yours.